Hi, magandang oras sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome na naman sa ating YouTube channel. At huwag ninyong kalilimutan mag-subscribe sa ating channel by clicking the subscribe button below. Mga kaibigan, ang ating topic ngayon ay kung ano ang mga grounds o mga makatwirang dahilan for the annulment of marriage o para mapawalang bisa ang kasal. Sa mga ibang bansa, napakadaling kumalas sa kasal dahil mayroon divorce o yung diborsyo na tinatawag. Alam po ninyo may mga jurisdiction na makakuha ka ng divorce sa dalawang paraan. Una yung tinatawag na no fault divorce. Ito yung mag-file ka ng divorce at hindi mo sinasabing may kasalanan ng iyong asawa, kundi sabihin mo lang na mayroong irreconcilable differences. Nang ibig sabihin, there are considerable and substantial reasons your marriage should not continue. May mga jurisdiction pa rin na papayagan ka rin makipag-divorce if your spouse is under the influence of alcohol so often, at least once a year, that it causes you intense emotional distress. Palaging lasing ang iyong asawa at ito ay nagdudulot sa iyo ng tinatawag na matindi at sidhing kapighatian o dalamhati. May iba ring jurisdiction na papayagan kang makipag-divorce kung ayaw makipagtalik ang iyong asawa kahit walang pangkalusugan o physical conditions kung bakit ayaw niya makipagtalik. Alam po ninyo sa Pilipinas, wala ho tayong divorce. Pero may mga grounds to annul a marriage. Ito ay matatagpuan sa Family Code of the Philippines, specifically Article 45. Anim ang grounds na enumerated sa Article 45. Dapat umiiral ito nung kayo'y ikasal. Para sa ganun, ay pwede ninyong gamitin itong mga grounds na ito. Number 1. That the party in whose behalf it is sued to have the marriage annulled was 18 years of age or over, but below 21, and the marriage was solemnized without the consent of the parents, guardian, or person having substitute parental authority over them. In that order, unless after attaining the age of 21, such party freely cohabited with the other and both live as husband and wife. Sa ground o kadahilanan ng ito, ang humihingi ng annulment ay kailangan between 18 and 21 years old at nang ikasal sila ay walang pahintulot ang kanyang mga magulang, tagapag-alaga o yung taong may parental authority. Kasi isang requirement sa mga kinakasal na between the ages of 18 and 21 ay may pahintulot o permiso ng kanyang magulang, guardian o taong may parental charge sa kanila. Number 2, that either party was of unsound mind unless such party after coming to reason freely cohabited with the other as husband and wife. Kung wala siya sa sariling pag-iisip ng ikasal, ito ay isang dahilan para humingi ng mapawalang bisa ang kasal. Ngunit, kung patuloy silang nagsasama pagkatapos na matuklasan na may kulang sa pag-iisip ang isa sa kanila, ito ay hindi na pwedeng gamitin na dahilan. Number 3, that the consent of either party was obtained by fraud unless such party afterwards with full knowledge of the facts constituting the fraud freely cohabited with the other as husband and wife. Kung may kasamang panlilin lang o pandaraya ng ikasal ang dalawa o ang mag-asawa, isa rin itong dahilan para ma-annul ang marriage. Pero pag patuloy pa rin silang nagsasama pagkatapos ng malaman ng pandaraya, hindi na rin ito pwedeng gamitin na dahilan para humingi ng annulment. Number 4, that the consent of either party was obtained
by force, intimidation, or undue influence unless the same having disappeared or ceased. Such party thereafter freely cohabited with the other as husband and wife. Isang dahilan din para manul ang kasal o ang marriage ay kung ginamitan ng dahas o pwersa para makasal sila maliban kung nagpatuloy silang nagsama o kahit wala na yung dahas o pwersa. Number 5, that either party was physically incapable of consummating the marriage with the other, and such incapacity continues and appears to be incurable. Ang halimbawa nito ay ang pagkainutil o kawalan ng kaya magpag-sex. At ang pagkainutil na ito ay wala ng lunas. Sa isang kaso, inannul o pinawalang bisa ng korte ang kasal dahil nanatiling birhen pa rin ang babae kahit na ilang years ng kasal dahilan sa hindi kaya or impotent ang kanyang asawa. Number 6, that either party was afflicted with sexually transmissible disease found to be serious and appears to be incurable. Kung isa sa kanila ay may sexually transmissible disease o yung tinatawag na nakakahawang sakit na nakukuha sa pagtatalik, ito rin ay isang dahilan para humingi ng annulment ng marriage. Sa mga nabanggit na grounds for annulment, ang separation po ay hindi kasama. Kahit hindi na nagsasama ang mag-asawa ng ilang taon, assuming 10 years, 20 years, 30 years, hindi ito isang dahilan para mapawalang bisa ang kasal. Ganun din, ang pagtataksil ng isang asawa ay hindi kasama sa mga grounds for annulment. Pero ano bang pagkakaiba ng divorce at annulment? Alam po niyo, ang divorce ay winawakasan o tinatapos ang legal na kasal. Divorce terminates or cancels a legal marriage. On the other hand, annulment declares the marriage never existed and was never valid. Ang annulment po ay nagpapahayag na walang umiral na kasal kailanman hindi nagkaroon ng balidong kasal. Dahil mayroon ng annulment dito sa Pilipinas, kailangan pa ba natin ng divorce? Ano ang palagay ninyo, mga kaibigan? Please give us your thought. Pwede kayong mag-comment. Maraming salamat.